welcome back to my channel. So kung kayo ay naghahanap ng loan apps na buong-buo niyong makukuha on your second, your third, and so on loan, meron akong tatlong loan apps na i-share sa inyo. Yung mga loan apps na to ay rehistrado, as far as I know. Pero makinig kayo ng mabuti kasi meron lang akong mga notes na i-share sa inyo about these loan apps. Hello everybody, welcome back to my channel and it's me, Ate Red. Of course, pag nakikita yung pagmumukhang, wala nang ibang pag-uusapan yan kundi utang. So in today's video guys, yun nga, meron akong tatlong loan apps na i-share sa inyo. Before tayo magpatuloy, this video is not sponsored, it's based on my personal experience kasi dinownload ko po yung mga loan apps na to, tinry ko sila, kaya i-share ko sa inyo. Meron na akong mga comments regarding these apps. Hindi ko po ini-encourage yung pag-uutang ha, kasi decision nyo yan. Gusto ko lang i-share yung mga alam ko regarding sa mga loan apps na to. Ayaw ko silang tawaging tatlong loan apps lang na walang kaltas, buong makukuha yung perang niloan nyo. And this is actually part 2. Kasi a couple months ago, meron ako nilabas na 5 loan apps na buong mong matatanggap. Ano yung tatlong loan apps na i-share ko sa inyo? So without further ado, number 1 is... Drumroll pa. Magda-drumroll pa ba tayo? Tatlo lang. Number 1 is... Finbro. Si Finbro, hindi ko siya talaga bet guys ha, but what's good about Finbro first is that wala kang i-download na app. So, hindi siya invasive sa kung anong meron sa cellphone mo. So, pag apply ka ng loan dito kay Finbro, doon pa pupunta sa website niya. Si Finbro ay nag-offer ng 0% interest kapag first time. Pero syempre, kapag first time, expect ka na yung mababaraw mo sa kanya is only until 10,000 pesos. So second, third, whatever mo na, so pwede kang umutang ng up to 30,000 pesos. Subject to approval yan, Finbro, ipapaalam sa'yo kung magkano yung increase mo on your second loan. Also, the good thing about Finbro is that kung approve ka, 5 minutes, matatanggap ko agad yung pera sa disbursement channel na binigay mo and buong-buo siya guys. Mga hindi ko nagustuhan about Finbro. So kapag nag-a-apply ka, at before ka ma-approve, mayroong tatawag sa'yo, guys. May magsi-CI, mag-verify, whatever, basta may tatawag sa'yo. And mayroon din possibility na may tatawag sa contact reference na ninominate mo. Mayroon po siyang tinatawag na borrower's advantage package na siya yung nagpapalaki ng babayaran mo upon due date. At kung first time mong humiram kay Finbro, huwag kang mag-expect na mayroon kang 30 days to pay. Yung kay Finbro, yung sa akin, nung na-approve ako hanggang 14 days lang. Pag tinanggal mo tong borrower's advantage package, hihingi po siya ng certificate of employment na dapat na may pirma ng HR nyo. Kaya kung wala ka nun, or nagmamadali ka, wala kang panahon para kumuha ng COA, nako, magbabayad ng borrower's advantage package. So, meron din siyang parang pa-extend na drama. Pero yung parang binabayaran mo doon is panibagong fees na naman. Kaya yung iba sa inyo, nagsasabi na pag nagpo-prolong ka or nag-i-extend ka, parang hindi na bumabawa sa principal. So ito si Finbro guys. So kung willing ka na ito yung haharapin mo or ito yung magiging responsibility mo pag umutang ka dito kay Finbro, at least matutuwa ka na yung uutangin mo ay buong-buo mo matatanggap. Wala siyang ikakaltas. Now, let's move on to the second on my list, Mabilis Cash. The first time na nag-apply ako kay Mabilis Cash, na-reject ako. Imagine, 300 lang naman yung in-offer niya, na-reject pa ako. Pero after a couple of months, tinry ko siya ulit. Buti na lang, yung second offer niya sa akin, naging 5,000 na. So, medyo moody siya. Pwedeng installment yung amount na inutang mo sa kanya. After all, pwede siya magpa-utang ng up to 10,000 pesos and payable in terms, up to 4 terms. Ikaw yung magdi-dictate kung gusto mo siya bang 2 terms lang, 4 terms, yung gano'n. So, may flexibility ka dito. Best of all is that buong-buo mo makukuha yung perang niloan mo. Okay naman yung kanyang interest. Hindi naman ako, wala naman ako masyadong reklamo sa interest niya. Yun nga lang, moody, very, very moody siya. Most of the time ha, once nakita nyo to, hindi ka na magkaka-offer ulit. Siya mismo yung nagsabi na kapag na-reject ka na sa program, maaaring hindi ka na pwedeng gumamit pa ng platform nila. Sad, di ba? Finally, yung nasa list ko ay si Peso Ready, guys. Medyo confused lang ako dito kay Peso Ready, but I really don't have anything against it. And up to now, ginagamit ko pa rin si Peso Ready. Tataka lang ako kasi bakit parang si OLP talaga siya na nag-ibala ng kulay. Lahat, yung pag-apply, yung terms, yung ikakaltas niya on your first loan, OLP na OLP talaga siya, guys. Ito si Peso Ready, parehas din ni OLP, meron siyang pwedeng tanggalin yung preferred borrower bundle. Pero may iba na nagsasabi
na hindi na rin daw nila pwedeng matanggal yan. So, kung pwede pa siyang matanggal in your case, then yung interest nitong si peso ready is acceptable lang naman. Kasi for example, sa 1,000, hihiram ka ng 1,000, pabayaran mo is 1,150 after 30 days. So, itong si peso ready, 0% interest din siya on your first loan, pero up to 10 days lang yung pwede niyang ibigay sa yung loan term. And may bawas po siya na disbursement fee na 45 pesos on your first loan. Pero on your second, third, whatever loan, matatanggap mo na po siya ng buo. Yun nga lang, there's a risk na baka hindi mo pwedeng matanggal yung third borrower bundle. Kaya yun, tataas yung interest. There you have it guys. This is part 2 of yung mga online loan platforms na buo mong matatanggap yung perang niloan mo. So, wala siyang ikakatas. Siguro kung may ikaltas man siya, depende po yan sa disbursement channel. But I've been using GCash on these 3 or most of the loan apps na ginagamit ko. And pag GCash, wala po siyang kinakaltas. Guys, hindi ko po ini-encourage yung paggamit ng mga loan apps because utang is a responsibility. Kung pangangalagaan mo yung account mo, meron po tayong makukuhang benefits dyan. Pero kung hindi, sakit po siya sa ulo. Kaya dapat, iniintindi po yung mga loan terms kapag gumagamit tayo sa mga loan apps na to. Yung tatlong apps na binanggit ko, they're just loan apps. Walang kaltas. Pero hindi po sila top because of the reasons that I already stated. I really hope to see you on my next vlog. Bye!